Kapag tumaas ang temperatura ng mundo, ang mga malalaking tipak ng yelo na galing sa malalamig na lugar ay unti-unting natutunaw. Ang mga natunaw na yelo ay dumadaloy patungo sa mga anyong tubig na nagiging sanhi ng patuloy na pagtaas ng level ng tubig sa dagat. Ito ay nagbabanta sa kaligtasan at hinaharap ng 52 bansa kabilang na ang Pilipinas. Ang pagtaas ng level ng tubig ang sumisira sa tirahan ng mga tao, hayop, at halaman sa buong mundo. At ito ang dahilan kung bakit maraming bansa ang maaaring maglaho sa hinaharap. Ating tuklasin ang 10 bansa na nanganganib na maglaho ilang taon mula ngayon. Number 10, ang Bangladesh. Ang Bangladesh ay matatagpuan sa timog na bahagi ng Asya. Ito ay may populasyon na higit sa 165 milyon na laging naapektuhan ng madalas na pagbaha dulot ng mga bagyo at buhawing nananalanta sa bansang ito. Ang mga natutunaw na malalaking tipak na yelong mula sa bundok ng Himalayas ang nakakaapekto sa bansang ito, kung kaya naman 25% ng bansa ay lubog sa tubig bawat taon. Tinatayang nasa 20 milyong tao ang palilikasin sa mga susunod na taon kung magpapatuloy ang pag-init ng mundo. Number 9, ang Comoros. Ang Comoros ay matatagpuan sa gitna ng Madagascar at Mozambique sa silangang bahagi ng Afrika. Ito ay may kabuuang populasyon na 778,000 at binubuo ng 3 malalaking isla. Ang bansang ito ay isa sa mga itinuturing na nanganganib na maglaho dahilan ng patuloy na pagtaas ng tubig na nagdudulot ng malawakang pagbaha sa bansa. Ilan sa mga epekto nito ay ang pagbaba ng produksyon ng agrikultura at pagkasira ng mga coral reef. Number 8, ang Tonga. Ang Tonga ay matatagpuan sa timog na bahagi ng karagatang Pasipiko na binubuo ng 169 na isla. Tangi ang 36 na isla lamang ang pwedeng tirahan ng tao na may kabuuang populasyon na 103,000. Ang pagtaas ng antas ng tubig ay nagdudulot sa mga tao na humanap ng matataas na lugar na maaaring gawing tirahan. Ang mga mangroves sa lugar na ito ay nasira na rin at nagiging dahilan upang maging lantad sa bagyo at pagbaha ang bansang ito. Number 7, ang Seychelles. Ang Seychelles ay matatagpuan sa kanlurang bahagi ng Indian Ocean na binubuo ng 115 isla. Ang pagtaas ng temperatura ng dagat na nakapalibot sa bansang ito ang siyang sumira sa mga coral reef dito. Ang mga coral reef na ito ang nagbibigay proteksyon upang mapigilan ang pagguho ng mga lupa. Tinatayang ang bansang ito ay tuluyang maglalaho kung tataas pa ang antas ng tubig ng 6 na talampakan, kasama na ang 72,000 na ninirahan dito. Number 6, ang Palau. Ang Palau ay matatagpuan sa timog silangang bahagi ng Pilipinas at binubuo ng 300 isla. Ito ay may populasyon na 21,000 na naninirahan sa 1 sa 8 malalaking islang naririto. Ang madalas na pagguho ng lupa ay nakaaapekto sa mga produktong pang-agrikultura na siyang pinagkukunan ng pagkain ng mga taong naririto. Ang pagkasira din ng mga coral reef
ang nagiging dahilan ng pagbaba ng bilang ng mga isdang nahuhuli dito. Number 5. Ang Nauru. Ang Nauru ay matatagpuan sa gitnang bahagi ng karagatang Pasipiko na may kabuuang populasyon na 10,000. Dahil sa pagmiminas sa bansa, ang malaking bahagi ng bansang ito ay hindi na maaaring tirahan ng tao. Ang mga tao ay wala ng pagpipilian kundi ang mamuhay sa tabi ng dagat na unti-unti na rin nawawala kasabay ng pagtaas ng antas ng tubig. Number 4. Ang Kiribas. Ang Kiribas ay matatagpuan sa gitna ng Hawaii at Australia sa karagatang Pasipiko. Ang 33 isla nito ay maaaring maglaho sa mga susunod na taon na dulot ng pagtaas ng antas ng tubig. Tinatayang 1 pulgada ang itinataas ng tubig kada 10 taon. Kung kaya naman, ang mga naninirahan dito ay lumilikas na sa matataas na lugar. Matapos na muna ng tubig ang mga tirahan nila sa tabing dagat. Number 3. Ang Federal States of Micronesia. Ang Micronesia ay matatagpuan sa silangang bahagi ng Pilipinas na binubuo ng 607 isla. Ang pagtaas ng antas ng tubig ay nagdulot na ng masamang epekto sa mga isla. Ang mga tirahang nasa tabi ng dagat ay unti-unti nang naglalaho dulot ng malalakas na hampas ng alon at pagtaas ng tubig. Tinatayang 16 hanggang 62 pulgada ang itinataas ng tubig sa bansang ito tuwing isang siglo. Number 2. Ang Tuvalu. Ang Tuvalu ay matatagpuan sa karagatang Pasipiko na pinagigitnaan ng Hawaii at Australia. Ito ay may kabuuang populasyon na 10,000 at ang mga ito ay kasalukuyan ng lumilikas sa matataas na lugar upang manirahan. Labis ang pinsalang dulot ng pag-init ng mundo sa bansang ito na naging dahilan upang ang mga masa ng lupa ay unti-unti nang maglaho at ang mga natitirang lupain ay hindi na mataniman. Number 1. Ang Maldives. Ang Maldives ay matatagpuan sa timog kanlurang bahagi ng India na may 1,100 isla. Ang bansang ito ay may pinakamababang antas ng tubig na may 4 at 2 talampakan lamang sa ibabaw ng dagat. Nangangahulugan ito na kung magpapatuloy ang pagtaas ng tubig, ito ang mauunang maglaho sa mundo kasama na ang paboritong beach destination ng marami sa atin. O ayan mga katuklas, natuklasan na natin ang 10 sa mga nanganganib na maglaho kung magpapatuloy ang pag-init ng daigdig o tinatawag na global warming. Tandaan mga katuklas, ang global warming ay natural na proseso. Ngunit maaari natin itong mapabagal kung pangangalagaan natin ang ating kapaligiran. Hanggang sa susunod nating episode mga katuklas.